Ano, ito yung alam, ito yung information na nabigay doon sa mga articles na lumabas. So apparently yung mga nagtatrabaho sa Naruto movie have no clue what Naruto is about. What's new? So hindi sila nakapanood. So baka ang isip na, oh, ninja, let's do it. Parang gano'n na lang siguro yung nangyari. Oh, iba yata yung napanood nila. Tapos, nandiyan. Ay, ibang Naruto pala. Ibang Naruto na lang yung action yata. Iba to. Iba nga. Tapos, meron pa silang sinabi, sabi nila, it's so bad that those working on the movie don't even know who the villains are. So hindi nila alam kung nila? Sino yung bida at sino yung kalaban. Iba ito ba yung may collab ng Dragon Ball? Ano ba yan? Ibang action yata ito eh. Oh, iba. Iba na panood nila. Iba. Galing no. Tinanggap nila itong trabahong na wala silang kaalam-alam doon sa gagawin ng trabaho. Oh my God. Which I think usually happens na ngayon. It's very common. Di na siya isolated case. So sabi pa dito, it was also revealed that they're developing Naruto to take advantage of the built-in audience. So ang gagawin nila, since may audience na ready and waiting for a live-action adaptation ng anime na yun, tratry nilang i-hijack yung audience. Parang ganun yung idea lang gawin. So iba story yung gagawin nila basically pag lumabas na yun, okay. Formally. May possibility na gano'n mangyari. Naruto siya, pero Naruto at home. Parang ganun. Naruto in name lang. Parang ganun lang siguro yung gagawin nila. Naruto inspired. Tapos si Sasuke, gagawin nilang Yasuke. Babae. Gagawin nilang babae. Tapos gagawin. Ano? Ito ba, meron pa. Additionally, sabi nila, they don't know anything about the IP, unfortunately. They don't respect the source materials or the fans. Malamang, di ba? Very Western. Yeah, very Western. Tapos, because according to the insider source of Cosmic Book News, they don't give a shit about the source material. In quotes yun na. Okay. In quotes yung sabi nung... Oh my God. So, yeah. Another anime live action movie bites the dust. So, what's new, di ba? What do you guys think? May gusto ba kayong ilabas na saloobin dahil sa nangyaring to? Di pa naman siya, no? Release? Di pa naman yata nare-release. Kaya, hopefully, i-fire nila yung ano. Yung production team, palitan nila ng someone who respects the IP. Yeah, I know. Yun yung ano doon. Pero isipin natin, no? 2015 pa in-announce. Sa bagay. So, hindi talaga nila alam ginagawa nila from the start. Matagal na siyang working. Yeah. So, sa haba na yun, walang nakapag-isip na ano, no? Research na natin kung ano yung gagawin natin. Ano ba talaga itong gagawin natin na ito? Hindi ko alam eh. Sumasakit ulo. Actually, isipin lang. Nila panoorin lahat ng episode eh. Doon sa haba na yun, no? Kasi technically, 9 years. Yeah. Matatapos nila. Oo, hanggang Shippo din, matatapos din. Abot pa yata silang buro to pagka ginawa nila yun. Grabe. Baka. Kaloka. Yun. Alright. Basahin natin mga nasa comments. Comments? Dami nagagalit. Opinion nila. Mag-filter tayo na matindi. Sabi na kami. So, sabi dito, ano? Si Kanike, money. For, tapos sabi niya, yung gagawin daw nila na movie, ang title, Naruto, hindi Naruto. Pass sa live action, si Vince Turkin, nagbigay siya ng sample ng magandang live action, si ano, Attack on Titan. Hindi maganda yun, ang pinagsasabi mo. Oo, Attack on Titan. Ayun ba? Tapos, live action mostly suck, sabi rin, connecting. Si Humpy Loopy or Lampasupa, tsunade tayo mga tol. Tapos si Kanike, Jiraiya Manawari. Ano ba na? lumalabas ang edad. Mahirap. Parang nahihirapan sila yung sexy no jutsu, baka mawala. Uy, isa pa yun. Isa pa, for sure. Ano, mawawala yun. si Kevin Hart daw si Naruto, sabi niya. What? Tapos si Jaden Smith yung Rock Lee. Mga casting nyo. Si John Sins daw si ano, si yeah. Ano, si Jiraiya, si John Cena, yung si John. Ibang Naruto din na panood. Same kami, sabi ni Kanike. Ninetales magiging isang aso na may 9 na tail na snakes, ha? What? Si Vince Turkin, Naruto book version, sabi. Tapos si Terry Crews yung shadow ni Shikama. Nako. Wag! Bakit gano'n? Pwede naman sila manood ng YouTube na sa... Ayun! Oh, actually, pwede sila manood ng... Kung ayaw nilang panoorin yung buong anime, pwede naman sila maghanap ng summary sa YouTube. Kasi maraming gano'n eh.
explain. Timeline, di ba? O, mga ganun. Pero ni Kenshin lang ang magandang live action. Ni Kenshin. Solid yun. Solid yun. I have to agree. Tsaka la, Blue Girl. Live action. Faithful adaptation. Moving on? Nasabi ko lang. Moving on? Yung baseline natin. Moving on. Shout out sa ating mga recent followers and Twitch chat. Let's go. Ayan. So, salamat nga pala sa mga bagong follows na sila Theodore1005. Salamat din sa pagdodonate ng napakaraming subs si Antagonize X. Si Kinky, salamat din sa follow. Si Jason Frost, Japes, Ars Notoria, Six Eyes Gaming, Gege Lord. Ito yung mga from last week. Then salamat din sa mga chatters natin. Si Nier, si Humpy Lumpy, si Reconnecting PH, si Kuma Marsh, nakita ko siya dumaan kanina. Si Binster Ken. Sino pa ba? Theodore. Yeah. Reconnecting. Si Kanike. Yan, si Nier. Yun yan. Nike. At saka si Antagonize X ulit. Yun. If may na-miss out ako, pasensya na, babawi ako ulit next week. Basta remind yun. Lagi ka nang bumabawi.